Magandang araw! Welcome to I Got It! Dami naman ito. Ayan! Archie! Oh, Cinderella! Oh, Dracula! Uy, anong may tutulong ko sa inyo dalawa? Kailangan mo ayusin tong relo ko. Ang bagal kasi. Bakit? Iyo mo kagabi. Akala ko 10 o'clock pa lang. Nagda-dance-dance pa ako with my Prince Charming. Pala 12 o'clock na. Change costume tuloy. Nakakahiya. Ayaw niyo na sa akin. Oh, ikaw naman, Dracula. Anong problema ng relos mo? Eh, itong relo ko eh. Hindi gumana yung alarm. Pasikat na yung araw, hindi ko pa nalalaman. Untik na ako masunog. Walang problema, kayang-kaya ko yung ayusin. At saka alam nyo ba, talagang importante ang relos. Pero, alam nyo ba, nung araw, eh wala talagang relos. Talaga? Oo. Oh. Eh parang nalaman yung oras. Ayan. Noong una, panahon o season pa lang ang kayang tukuyin ng mga tao. Dito nila ibinabase ang iba't ibang gawain tulad ng pagtatanim, pangangaso, at iba pa. Inoobserba nila noon ang mga bituin at buwan. Hanggang sa ginamit nilang batayan ang araw para matukoy ang oras. Napansin niyo na ba ang pagbago-bago ng mga posisyon ng anino niyo sa iba't ibang oras sa maghapon? Hindi ba't tuwing tanghali, halos hindi na natin makita ang anino natin sa sobrang liit at parang natatapakan natin? Sa umaga naman, nasa bandang kanluran. At sa hapon, nasa kabilang bahagi naman, sa silangan. Malaki ang kinalaman ng pagbago-bago ng posisyon ng anino sa pagkakaimbento ng pinakaunang orasan, ang sundial. Ang isa sa kauna-unang sundial ay gawa sa manipis na kahoy na itinayo sa lupa. Ginamit ito libu-libong taon nang nakakalipas. Paano ito ginamit? Ganito yun. Sa pag-ikot ng mundo, parang naglalakbay ang sikat ng araw sa kalangitan tuwing umaga. Dinadaanan nito ang kahoy mula sa kaliwa papuntang kanan. Kasabay nito, nagkakaroon ang kahoy ng anino sa lupa na palipat-lipat naman na parang sa kamay ng relo. Ibig sabihin nito, pwedeng markahan ang bawat oras sa paligid ng kahoy. Depende sa kung nasaan ang anino. Noong una, bato ang ginamit nilang pangmarka. Kapag ang sikat ng araw ay nasa ibabaw mismo ng kahoy, isang maliit na anino ng kahoy ang eksaktong nasa tapat nito. Ang bahagang ito naman ng araw o day ay tinawag na tanghali o noon at minarkahang 12 noon o 12 p.m. Pagsikat ng araw na nagsisimula sa silangan, isang mahabang anino naman ng kahoy ang nasa bandang kaliwa nito na lumilipat hanggang sa makarating sa tapat ng kahoy. Ang bahaging ito ng araw ay tinawag na umaga na may anim pang bahagi na minarkahang 6 a.m. hanggang 12 p.m. Habang lumulubog naman ang araw, isang mahabang anino naman ng kahoy ang makikita mula sa eksaktong tapat nito papunta naman sa silangan. Ang bahaging ito ng araw
ay tinawag na hapon. Na mayroon ding anim na bahagi na minarkahang 12 PM hanggang 6 PM. Tanghali o noon sa gitna, kung saan pinakamaikli ang anino. Umaga o morning, kung saan nasa bandang kanlura naman ang anino. At hapon o afternoon, kung nasa bandang silangan naman ang anino. Kalahating araw na yun. Eh, paano yung kalahati? Yun na nga. Diba alam nyo, hindi naman sumisikat ang araw sa gabi, tsaka pag masama ang panahon. Kaya naman, nag-isip pa sila ng iba pang paraan para masukat ang oras sa gabi at pag masama yung panahon. Gumamit sila ng water clock. Pinuno nila ng tubig ang isang lalagyan na may mga marka sa gilid. Nilagyan nila ng butas ang ilalim ng lalagyan para tumulo ng paunti-unti ang tubig. Bawat marka ay may katumbas na oras. Habang bumababa ang tubig, makikita sa mga marka kung ilang oras na ang dumaan. Matagal-tagal ding napakinabangan ng mga water clock kahit dito sa Asya noong mga panahong yun. Hanggang sa napag-isipan ng mga tao na nakakaapektong pagbago-bago ng temperatura sa pagbaba at pagkaubos ng tubig. Minsan, mabilis tumulo. Minsan naman, mabagal. Kaya magkakaiba din ang haba ng oras. Dahil dito, gumamit sila ng buhangin na ipinampalit sa tubig. Hindi kasi naninigas ang buhangin kapag malamig. Hindi rin naman natutuyo kapag masyadong mainit. At dito na nga naimbento ang hourglass na hanggang ngayon ay nagagamit pa rin natin. Yung mga ginagamit natin ngayon na hourglass ay napakaliit kumpara sa ginamit nila noon. Mas malaki noon para tumagal ng buong gabi. Dinisenyo ng ganito ang lalagyan para hindi na maapektuhan ang bilis ng paggalaw ng buhangin. Sa paglipas ng panahon, habang nagiging mas malinaw ang konsepto ng pagsukat ng oras, nakagawa ang mga tao ng mas maayos na panukat ng oras. Noong 1300s, may malaking imbensyon. Malaki talaga! Kasi nakagawa ang mga tao ng malaking orasan na base sa sundial. Kaya lang, sa malalaki at matataas na gusali lang pwedeng ilagay ang mga ito dahil sobrang bigat ng makina. Ang mga ito ang nagsilbing timekeeper ng bawat komunidad. Ang laking tulong nito sa pagpaplano ng mga gawain sa araw-araw. Yun nga lang, kailangan pa nilang pumunta sa clock tower para malaman ang oras. Kaya naman, gumawa ang mga tao ng mas maliit na orasan na pwedeng ilagay sa kanilang mga bahay. Halos 200 taon din ang lumipas bago nagawa ang pinakaunang wall clock. At noong 1800s, ito na nga, nakagawa na ng mga relo na pwedeng isuot at dalhin kung saan man pumunta. Mabuti naman at may relo na, no? Ang hirap kaya kung wall clock bit-bit ko. O paano, Archie? Pakibilis mo naman yan, oh. Matatapos na naman yung gabi, hindi pa ako makain. Sandali, ito na. Malapit na. Oo nga, bilisan mo. Malilate na ako sa ball. Mag-bees pa ako para mahanap ko ng bago kong Prince Charming. Oo na nga, ito na nga. Nagmamadali na, oh. O paano? At nagmamadali pa kasi itong dalawa ito. Malilate pa, eh. Hanggang sa susunod, magkita-kita po muli tayo. Dito lang yan sa... I got it!